sa inyong muli. Ako si Ate Marites ng QMM Japanese Food. Ngayon pong araw ay magluluto po tayo ng black squid ink spaghetti. Gagamit po tayo ng ink ng pusit. Yun po ano. So ipapakita ko po sa inyo kung ano ang mga kailangan gagamitin natin. Magandang araw po sa inyo. Tara, luto na po tayo. So gagamit po tayo ng tahong. Tapangalan po niya sa Japanese ay muru. And naghanda din po ako ng pusit. Ito po siya, nakalinis na po siya. Gagamit po tayo ng dalawang pusit. And gagamit din po tayo ng hipon, shrimp. 10 pieces ng hipon. Ikasumi. So ang pusit pong ito ay nakatimpla na ng kaunti. Pero ako po ay nag-a-add ng sarili ko pang timpla. So depende po sa inyo kung gusto niyo pong ilagay ang lahat ng ito. Ito po ang ingredients na kailangan natin. Dalawang puset na mahaba. Ito na po siya. Na-slice ko po siya. 12 or 14 pieces ng tahong. Gumamit po ako ng 8 pieces ng shrimp. Tama lang po yung laki. And gagamit po tayo ng 1 teaspoonful ng lemon at saka sake. Pang-alis po ng lansa. No? Mini tomato. Pero bumili na lang po ako ng cherry tomato. Ito po siya, maliliit. So, gagamit po tayo nito ng mga 8 pieces din po. And dito naman po tayo sa sauce. Gagamit po tayo ng bawang, 3 pieces. And sili, yan po. Ito po ay dry, olive oil. And nakahanda din po sa akin ang 2 tablespoons ng wine. Yan. Meron po ako ang spaghetti. Ito po, no? So, dito po sa Japan, makakabili na po kayo ng 1 pack ng spaghetti na nakahiwalay na po siya bawat isa body. 400 grams po ito. Gamit po tayo ng 250 grams for good for 2 person. Dalawang pack, so 100 grams po ang isa ng rayu. Ay isang parang chili sauce po ito. Ano? Ito na po ang ating spaghetti. And nilagyan ko po siya ng oil, vegetable oil, and asin. So, ingatan po natin ang spaghetti kasi dito po nakasalalay ang sarap ng spaghetti. So, kailangan natin maging maingat pagdating dito na hindi siya lutong-luto. Kasi iluluto pa po natin siya doon sa ingredients mamaya. Pagkaluto po, lagyan nyo ng konting olive oil para hindi po siya magdikit-dikit. And then, hugasan nyo po siya ng malamig na tubig. And maglalagay po tayo ng olive oil para po sa pagluluto ng ating ingredients po. Kunahin po natin ang hipon para makita po natin yung magandang pula niya. Ayan. Ayan po. Iniwa ko po siya sa gitna, kaya naging ganyan po siya. So, kung nakita po natin na pumula na siya, isunod po natin ang pusit. So, para nairasan po natin ang pagbigas ng hipon, pwede po natin siya hanguin muna natin. Okay naman po yan, habang niluluto po natin ang pusit. Kasi iiwasan po natin na tumigas ang hipon. So, hindi po rin natin pwedeng patagalin ang pusit kasi pagka matagal po siya sa apoy ay mayroon din po siyang tendency na tumigas. So, hanguin po natin siya para itatapon po natin itong mga sauce na ito kasi po malansa siya, di po ba? Gagamit po tayo muli ng olive oil, panibago. Tinanggal ko po yung sauce niya. So, pagsasama-samahin na po natin siya. Ayan po, yung pusit. And ito na po yung tahong. Ayan na po siya. So, ilalagay po natin ngayon yung lemon. Lemon ay magpapaalis po ng lansa. And ito pong 1 teaspoon ng sake. And titimpahan po natin siya ng konting paminta. Hindi po sobrang luto ng pusit. Kasi ang pusit po, alam nyo, pagka masyadong naluto yan, tumitigas po yan. Gayun din po ang hipon. Lagay na po natin itong mini tomato. Dagdag po tayo ng olive oil. Hayaan lang po natin kumulay ng konti para po mag-marinate yung lasa niya. Muna po tayo sa pagigisa naman po ng ikatsumi black spaghetti. So hulog po natin ang bawang. And sinunod ko po yung aking sili. So, ilalagay na po natin itong ikatsumi. Music.
ito po yung ating wine. Pwede po tayong magdagdag ng 1 tablespoon of sake. And lagyan po tayo ng konting paminta. Pagkakulong-kulo na po siya, ihuhulog ko po yung aking spaghetti. Ayan na po ang ating black spaghetti. Dahil 200 grams po ang ginamit natin spaghetti, gagamit din po tayo ng 200 grams na ink ng spaghetti. Gumamit din po ako ng 50 grams para po sa ibabaw niya. So, ito po yung kanina, yung rayo. Ilalagay po natin siya sa ibabaw niya. Nakakadagdag po ito ng sarap. So, tara, turuan po natin siya. Medyo maanghang po ito, pero I think kaya naman po ito ng mga kids. So, masarap po ang rayo. Lagi po itong ginagamit sa iba't ibang uri ng pagkain. Natin ang ating niluto, syempre, okay? So, kakain din po ako. Ito, naglagay po ako ng tomato, ika, tahong, hipon. So, tikman po natin. Ito po, kain po tayo. Okay!